This is an attempt for two things. No? Number one, gumulo at i-confuse. To a greater objective, which is maabsuelto or mabigyan siya ng immunity. Usually, hindi mo nilalagay sa affidavit mo na humingi ka ng immunity. In fact, hindi ka magte-tell all hanggang i-grant ka ng immunity. Kasi mawawalan ka ng bargaining power, no? Bakit kay Ms. Napoles, pinirmahan niya na to, tapos nakalagay doon, mga anak ko, hindi. May deal na ba siya sa gobyerno? Or, ito ba sinabi sa kanya ng gobyerno na pwede lang kita bigyan ng deal kung tatanggapin ng publiko, kaya i-float muna natin. Meron na siyang admission of guilt, no? Kahit sabihin mong hindi buong katotohanan yung nasa affidavit, that affidavit alone will be enough to convict her of plunder. I'd like to absolutely deny that I have any dealings with her. And hindi ba napaka-illogical at unreasonable? 15 years ako lumalaban sa graft and corruption from 1998 to 2013. Ni isang project, wala akong binigay sa kanya. And then bigla siyang mag-appear sa 2013 at bibigyan niya ako ng pera. And tinatanggihan ko yung magbibigay ng pera na hindi ko kilala, no? Or hindi solid yung reputation. So it's absolutely false. That's why tinutuloy ko yung hamon sa kanya, kahit saan, kahit kailan, magharap-harap tayo, malaman ng tao kung sino nagsasabi ng totoo.